Hello guys, this is Jonix Vlog and now welcome to my channel. Ang gagawin ko ngayon guys ay magre-refer ng ventilador. Ang ventilador na ito guys ay almost 6 years na daw ito sa kanila. So ang dahilan daw guys ay bigla lang hindi na maandar. So ngayon guys ay susubukan kong ayusin ito guys. At ang camera guys ay i-focus lang natin sa aking gagawin guys ha. Okay guys, please watch this. Okay guys, subukan natin guys ha na i-saksak natin sa outlet guys. Ito ang wire niya guys. Ayan ito. So, saksak natin dito guys. Ayan. So, wala talaga guys. Patay talaga guys. Hindi talaga umanda guys. Wala talaga guys. So ngayon ay testiran natin guys. Ayan, fit natin sa holes. Ayan, nakasit na guys sa ohms guys. Ayan. Ayan. Gumagalaw yung analog guys ha. Kapag dikit natin ang itim at saka yung pula, yung negative at positive. Ayan. Ngayon guys ay istira natin sa magkabilang sa kanyang plug guys. Ayan. Sa magkabila guys. Ididikit natin sa magkabilang linya guys ha. At i-on natin. Ayan. So meaning may loose connection siya guys. Ayan. Ayan. Ito guys. Hindi gumagalaw guys no. So meaning may loose connection. Okay guys, buksan natin at i-focus natin guys ang camera guys sa at ating gagawin. Buksan natin guys.
guys, oh. Grabe. Dami ang alikabok, guys. Yan. Six years na itong alikabok na ito, guys. Grabe guys, 6 years, ang tagal na sira guys. Kunin natin yung mga tali ng wire guys. Tanggalin yung ano guys, yung nagdadalang yung itong holder guys ba, para siya ay lumingon-lingon guys, ganang-ganan. Yan, ito ang kanyang holder, so tinanggal natin. Sunod na tanggalin guys ay yung kapasitor guys, ito. Kapasitor ba ito guys? Ayan. Oops. Ayan. Tapos kanyang switch guys. Yan. Ngayon guys ay buksan natin guys itong mga tuwerka guys ha. Ganun pa rin guys, dandan guys ha. Kasi ang mga coil guys ay napakaliit guys. Kapag ganito ang problema guys, fuse niya guys ay dalikta natin titingnan guys kung yan ba ang dahilan guys. Bali apat ito guys, apat na tuwerka. Okay, natanggal na guys.
guys, ay dandahan yung tanggalin, guys. Yan, dandahan talaga, guys, ah. Baka maputol yung mga kuwil, guys. Yung mga copper kuwil. Ganun lang, guys. See? Natanggal, guys. Yan. So, linisan muna natin, guys, ha? Itong cover niya, guys, sa electric pan niya. Kunin ko na lang, guys. Yan. Yan, guys. Zoom in natin, guys. Yan. So, sunod natin gawin, guys, ay titignan natin yung kanyang thermal fuse, guys. Yan, ito. Ay, hindi pala, guys. Nandito pala ang thermal fuse, guys. Babaklasin natin, guys, ha. Tignan natin ng maayos kung saan talaga inilagay yung kanyang fuse, guys. Yung thermal fuse, guys. Yan. Parang matigas na, guys. Matigas ng kanyang. Connection pala ito, guys, sa ano, patungong kapasitor. Yan, ito. Kita ba, guys? Yan, ito, kapasitor. So, tingnan natin kung saan inilagay yung thermal fuse, guys. Kapag mag ano kayo, guys, mag re-repair kayo ng electric pan, guys, ay dapat mag-ingat ka ng mabuti, guys, ha? Baka maputol itong ganito na copper wire niya. Dapat mag-iingat kayo. Yan. Ngayon, nakita po na kung saan. Yan, dito pala. Ito pala, guys. Yan. Yan, itatali ko muna, guys, ha, baka madamin siya. Tatali ko muna itong main wire, guys. Yan, baka mahulo, guys, at maputol yung mga
copper wire guys. Ayan. Kasi napakaliit ng mga copper wire guys. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ah. Kita, makikita ba dyan guys? Agap kanan. Ayan. 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 Itong connection guys na may kapasitor, mayroong maliit na copper wire guys na nakadikit din guys. Ayan dito. So ang gagawin natin ay tanggalin natin yan guys. Yan, ito, ito. Itong napakaliit yes, oh. Ito. Naputol, guys. So, ididikit natin yan mamaya, guys, ha. Dapat meron siyang matitira, guys. Kapag maikli na ang naputol, guys, so, mahirapan tayong iduktong, guys. So, ngayon ay kunin natin itong kanyang thermal fuse, guys. Putulin na lang natin guys ha. Ayan. Ayan. At itong napakaliit guys. Nakita nyo guys. Hmm. Itong napakaliit na copper wire. Ayan. Ayan. Napakaliit guys ha. Ito, ito. Ayan. Magkasama sila dito guys sa fuse. Ayan. So, importante guys ay hindi siya maputol na maikli na ang kanyang matitira guys ha. So, mas mabuti hindi maputol pero maputol talaga. Tanggalin natin ito guys ha. Ayan. Ayan. Ito ang thermal fuse guys. Ayan. Napakahirap itong tanggalin guys kasi itong mga terminals guys ay itinila-tali siya ng buo. So dapat talagang kakalkalin mo dyan guys, dapat tingnan ng maigi guys kung saan siya inilagay. Yan. Ngayon guys titistira natin. Yan. Kita ba ang tister yan guys? Yan, zoom out natin guys. Yan. Ayan, makikita na tester na. So, ngayon ay titesteran ko na. Ayan. Ayan. Makapangisyonis na. So, dito. Dikit kong isa dito at isa dito. So, loose function na siya guys. Hindi siya dumidetect guys oh. Ayan. So sira na itong thermal fuse guys. So ang gagawin natin ay papalitan natin ng thermal fuse.
So ang ating gagawin guys ay tatanggalin natin itong thermal fuse na sira na guys. Tanggal na natin guys. So ngayon guys ay papalitan natin ng ibang thermal fuse na gumagana pa guys. Yan ito. Yan. Ito guys. Yan. So gumagana pa ito guys. Yan. Ito ang ipapalit natin. Yan guys. At itong napuputol na copper guys ay lilinisan natin yung dulo guys. Para dumidikit yung soldering lead natin eh. Tapos lagyan ng kunting soldering lead guys. Yan. Ayun, idudugtong natin ito guys. Yan guys. Yan, dugtong na natin guys ha. So ngayon guys ay ibabalik natin sa kanyang dating kinalagyan guys. Talian natin guys. Yan guys, balutin natin guys. Lagyan natin ng kibultay guys para hindi bumibitiw guys. Thank you.
balik natin siya guys sa kanyang pwesto gaya kanina guys. So, ibalik na natin yung cover na yan, guys. Guys, ngayon guys ay susubukan natin kung gumagana ba guys.
Ngayon guys ay susubukan natin kung gagana ba. Okay na guys. Gumagana guys. Yan. 1, 2, 3. Yan. Gumagana guys. Yan lang guys ang kanyang nasisira guys na ang kanyang thermal fuse. Guys, so noon, ibalik na natin ito. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Guys. Manda na guys. Yan. 1, 2, 3. Yan. So yan guys, naayos natin guys no? Itong ating rini-repair na electric fan guys. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Sa susunod natin pagkikita. Bye!